Para po sa ating pagbasa sa Biblia ay tutungo tayo sa Lumang Tipan dito sa aklat ni Josue or Joshua sa English sa chapter 6 verses 1 hanggang 26 at babasahin natin ito sa Tagalog. Isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Sinabi ni Yahweh kay Josue, pakinggan mo ito, ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at gapiin ang kanyang hari at mahigiting nakawan. Ikaw at ang iyong mga kawan ay liligid sa palibot ng Jericho minsan isang araw sa loob ng 6 na araw. Paunahin mo sa kabanang tipan ang 7 paring may dalang mga trumpeta na yari sa sungay. Sa 7th araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod at hihipan ng mga pari ang dala nilang trumpeta. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kay ubod lakas na sisigaw. Sa sandaling iyon, babagsak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makakapasok doon ang lahat. Kaya tinawag ni Josue ang mga pari ng Israel at sinabi sa kanila, dalhin ninyo ang kabanang tipan ni Yahweh, mauna ang 7 paring may dalang mga trumpeta. At sinabi naman niya sa mga taong bayan, lumakad na kayo, lumigid kayo sa lungsod at paunahin ninyo sa kabanang tipan ni Yahweh ang mga sandatahang lalaki. Tulad ng sinabi ni Josue, lumakad nga sa unahan ng kabanang tipan ang 7 paring may dalang trumpeta at habang lumalakad ay inihipan nila ang mga ito. Nauna sa mga pari ang unang hanay ng mga kawal, kasunod naman ng kabanang tipan ang mga kawal na nasa panghuling hanay, samantala walang tigil ang tunog ng mga trumpeta. Ngunit sinabi ni Josue sa mga tao, huwag kayong sisigaw o magsasalita man hanggat hindi ko kayo binibigyan ng hudyat. Sa utos nga ni Josue, iniligid nilang minsan sa lungsod ang kabanang tipan ni Yahweh. Pagkatapos, bumalik sila sa kampo at doon sila nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, maagang bumangon si Josue, binuhat ng mga pari ang kabanang tipan ni Yahweh. At muling nauna rito ang 7 pari na walang tigil sa pag-ihip ng dala nilang trumpeta. Muling pumweso sa unahan nila ang unang hanay ng mga kawan, samantalang ang mga panghuling hanay ay nasa likuran ng kabanang tipan ni Yahweh. Patuloy ang pag-ihip sa mga trompeta. Nilibot nga nilang minsan ang lungsod noong 2nd araw at pagkatapos ay bumalik silang muli sa kampo. Ganito ang ginawa nila araw-araw sa loob ng 6 na araw. Nang 7th araw, bumangon sila ng magbukang liwayway at lumibot ng 7 beses sa lungsod. Noon lamang nila ito nilibot ng 7 beses. Sa 7th libot, hinipan ng mga pari ang mga trompeta at iniutos ni Josue sa mga tao, sumigaw na kayo sapagkat ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod. Ang buong lungsod at ang anumang matatagpuan doon ay wawasakin bilang handog kay Yahweh. Si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambahay ang ililigtas sapagkat itinago niya ang ating mga isinuguroon. At huwag na huwag kayong kukuha ng anumang bagay na nakatakdang wasakin. Kapag kumuha kayo ng anuman, kayo ang magiging sanhi ng pagkakahamak ng buong Israel. Ngunit ang lahat ng bagay na yari sa ginto, pilak, tanso o bakal ay nakalaan para kay Yahweh at dapat ilagay sa kabangyaman ni Yahweh. Kaya tinipan nga ng mga pari ang mga trumpeta at nagsigawan ng napakalakas ang mga tao nang marinig iyon. Bumagsak ang mga pader ng lungsod at sumalakay sila. Nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nila ang lungsod. Pinatay nila ang lahat ng tao sa lungsod, lalaki at babae, matanda at bata, at pati ang mga asno, baka at tupa. Sinabi ni Josue sa 2 espiya na isinugo niya noon, punta kayo sa bahay ng babaeng inyong tinuluyan, ilabas ninyo siya at ang buo niyang angkan
ayon sa inyong pangako sa kanya. Pumunta nga sila at inilabas si Rahab, ang kanyang ama't ina, mga kapatid at mga alipin. Inilabas din nila pati ang kanyang mga kamag-anak at dinilang lahat sa kampo ng Israel. Pagkatapos ay sinunog nila ang lusod at tinupok ang lahat ng bagay na naroon. Liban sa mga yari sa ginto, pilak, tanso o bakal, ang mga ito inilagay nila sa kabangyaman ni Yahweh. Si Rahab ang na isang babaeng nagbebenta ng panandali ang aliw ay iniligtas ni Josue, pati ang buong angkan nito sapagkat itinago nito mga lalaking isinugo upang lihim na magmanman sa Jericho. Ang mga naging anak at sumunod na sa alilahi ni Rahab ay nanirahan sa Israel hanggang sa araw na ito. Noon din ipinanumpa ni Josue ang buong bayan sa pangalan ni Yahweh. Sinabi niya, sumpain ang sino mang magtatay muli ng lusod na ito ng Jericho. Mamatay ang anak na panganay ng sino mang muling maglalagay ng mga saligan nito. Mamatay ang anak na bunso ng magbabangon muli ng kanyang mga pintuan. Naway dagdag ng Diyos ang kanyang pagpapala sa pagbasa sa kanyang salita. Ang ating tema ay tagumpay ng kaharian ng Diyos. Sa pananampalataya ay may katiyakan. Yan ang ating pamagat. At bilang atensyon, si Abraham Lincoln ay nahalal na Pangulo ng Estados Unidos. Ito po ang ipinagdiriwang ngayon, no, sa United States of America. Sapagkat ito ay nangyari, itong petsa na ito, pero noong 1860, na ang mga Amerikano ay inihalal bilang kanilang Pangulo si Abraham Lincoln, na ang tagumpay ay humantong sa paghiwalay ng mga estado sa timog at ang mahaba at madugong digmaang sibil na tumagal hanggang 1865 at nagtapos ng pag-aalis ng slavery doon sa US. So yung punong dulo ay tungkol sa slavery ng mga Africans. Ngayon, sa usapin ng digmaan, lahat ay gustong manalo, subalit walang katiyakan sa kanino mang panig. Ngunit may digmaang espiritual sa pagitan ng dalawang panig at hindi pa man tapos ang digmaan ay tiyak na kung aling panig ang magwawagi. At sa gayon ay ipoproklama ang haring nagwagi na yan ang tampok natin ngayon. Ito po ay ang ating main text ay ang Hebreo 11:30. So sa Heroes of Faith, Hebrews 11, at sabi rito, dahil sa pananampalataya ng mga Israelita sa Diyos, gumuho ang pader ng Jericho matapos nilang ligirin ito ng 7 araw. Alam nyo, pinagtatawanan ng napakaraming maubuting tao ang kwento ng pagbagsak ng Jericho bilang isang bagay na imposible daw na nangyari iyon. Itinuturing ang buong pangyayari bilang isa sa mga semi-mythical na mga ganapan na ito'y kagaya lang daw ng isang nobela na epic, no? Na kagaya nitong Iliad ni Homer na doon ay nagtataglay din ng ganoong pagkubkob doon sa Troy. Ito po ay ito hindi lang isang kwento kundi ito po ay awitin, no? Awitin itong laman nito na kung saan ay may mga pangyayari doon na kaya mahaba po ito, inabot ng 24 na parang ganun din, no? Mga epic tales. So parang sa marami, yung kwento nung tungkol sa Jericho ay isa lamang yan sa mga epic tales na kagaya ng Iliad at saka isa pang aklat, yung Odyssey na sinulat ni Homer. Sa mga iba ay tila ito isang pang-military na taktika lamang at isang katawanan na ipalagay na may kinalaman dito ang Diyos. Sinubukan naman ng isang sistemang rasyonalismo na ipaliwanag ang tinatawag na himala sa pamagitan ng vibration na mula sa mga trumpeta na nagpaguho ng mga pader. At mas kilala ang teorya nito na sound wave frequency sa pamagitan ng resonance ng sound wave na yun. Well, ito ay medyo may pagka
ika nga ay scientific, hindi ko na ito palalakihin pa, no? Pero pwede nyo rin i-check yan kung ano ba yung tinutukoy na yan. Ang pinakamagandang paliwanag ay alam ng Diyos na may paparating na lindol at sa gayon ay iniutos ang pagmamartsa at pagtunog upang ang mga ito ay matapos sa isang sandali kasabay ng biglaang pagpapakilos ng mga Persa ng kalikasan. Pero nais ko ipaunawa sa inyo na wala sa alinman sa mga ito ang binanggit na dahilan. Kung anumang madaling ipaliwanag na paraan ang ginamit ng Diyos, labas na po tayo doon. Ngunit, para sa atin, itinuturing ito bilang isang gawa ng pananampalataya. At ito ay kahanga-hanga. Kailangan lang natin tingnan ang bahagi ng gawain ng tao at hindi ito ipinaliliwanag ng Biblia sa sound vibration principle o sa anumang kilalang batas ng pisika o aerostatics. Sa kabaligtaran, itinuturing nito ang pagbaksak ng Jericho hindi sa isang pisikal, kundi sa isang purong mental at spiritual na dahilan. Ang sabi doon, sa pananampalataya, sabi sa Hebreo 11:30, ay bumaksak ang mga pader ng Jericho. Ito pong si Josue, no, sa English ay tinatawag na Joshua. At ang kanyang mga sundalo ay hindi huminto sa teorya o pangatwiran o hindi para talakayin ng kaugnayan sa pagitan ng batas ng cause and effect. Ano? Ginawa lang nila ang sinabi sa kanila at ipinaubaya sa Diyos ang iba. Sa pangkalahatan, ang paglalarawan ng pangyayaring ito ay ang magagawa ng pananampalataya sa aktibong pangaral ng Ebanghelyo ng kaharian sa pagsulong nito. Ang mga pader ng Jericho, kung ito ay ating pagbubulayan at ilalapat natin sa buhay Kristiyano, ang mga pader ng Jericho ay tumutukoy sa una, mga sistema ng mga paniniwala na humahadlang sa katotohanan ng kaligtasan. Iba't ibang system of beliefs. Yeah? Kanina nabanggit ang Buddhism, Communism, at marami pang mga kagaya nito na lumalaban sa pananampalatayang Kristiyano at humahadlang dito. Mga harang na ginawa ng mga tao para hindi sila pagharian ng Diyos. Gumagawa sila ng talang sarili-sariling mga prinsipyo. Nasabihin, man is a captain of his own soul. At marami pang mga kagaya nito. Ang sariling kasamaan na patuloy na nagpapalayo sa iyo sa Diyos, and that is something very personal. Ang mga tao ay gumagamit ng maraming paraan, ngunit mayroon lamang isang paraan. Pero tingnan natin ang ginagawa ng mga tao. Ano ba yung mga paraang ginagamit nila? Sinusubukan ng ilan na palayasin ang masamang hilig sa pamagitan ng mga pilosopiya at pag-aaral. And sa iba, inakala na talagang very successful sila doon. Talagang gumugugol ng... Ang panahon ay ginugugol sa panahon sa mga pag-aaral ng mga bagay, ng mga lohikal, mga malalalim na bagay, mga kaalaman. Hanggang sa tumanda na lamang ay patuloy na nag-aaral sila. Ang isa pa ay susubukan at daigin ang kanyang masamang puso sa pamagitan ng pamumuhay na malayo sa mundo. Yung mga ascetic life, mga ermitanyo, mga monghi-monga, ganyan ang mga halimbawa ng mga ito. Ang isa pa ay magsisikap na daigin ang kanyang makasalanang puso sa pamagitan ng mga gawa ng pag-ibig sa kapwa, mga philanthropic activities, no? Pagtanggi sarili at kabutihan. Ang ilang mga tao ay tila iniisip na ang likas na kabaitan
at moralidad ay gumugupo at sa gayon ay nagpapasuko sa masamang puso. Pero ang sabi sa Hebreo 11:30, sa pananampalataya ay bumagsak ang mga pader ng Jericho pagkatapos na makubkob ng 7 araw. Dahil sa sinasabi ko nga sa inyo na itong walls of Jericho ay nagre-represent doon sa mga sinabi ko kanina, na ang ating tutumbukin ngayon ay yung sa personal sa atin. So meron tayong sa mga sarili-sariling walls of Jericho. At sa atin ay yung ating sariling kasamaan, yung ating kasalanan, no? Pero ang tanging paraan, kung yan ang ating pag-uusapan, ay walang iba kundi ang biyaya ng banal na Espiritu ng Diyos na inilapat sa atin sa pamagitan ng mga merito ng Panginoong Hesukristo. At natamo natin sa pamagitan ng pananampalataya ang makapagbibigay daan sa atin ng permanente at talagang masusupil ang ating mga puso. Kaya ang mensaheng naangko para dyan ay ito. Ang pananampalataya ay katangi-tanging susi sa pananagumpay ng kaharian ng Diyos. So ito ay walang iba talaga kundi ang pananampalataya. Hindi ito isa lamang basta subscription sa isang sistematikong mga aral na pinaniniwalaan. Hindi po. Kundi isang tahasan at ganap na pagtitiwala sa Diyos na umaakay sa mga tao nang walang pag-aalinlangan na sundin ang kanyang mga utos at maniwala sa kanyang mga pangako. Nang hindi humihinto para lamang mapagtalo o makapagdebate o talakayin to. Eh walang ordinaryong labanan ang naipanalo kung saan ang mga pribadong sundalo ay nag-aalanganin na pinupuna ang ika nga ay mga plano at taktika ng Commander-in-Chief. Ang pangunahing kondisyon ng tagumpay ay ganap na pagtitiwala at kumpiyansa sa pinuno. At ang lahat ng hukbo ay kumikilos bilang isang unit. At yun ang ipinakikitang halimbawa sa atin nung binasa natin kanina sa Joshua, pinamunuan ni Josue ang mga tao. At sila ay lahat sila, walang pagtatalo. Sumunod sila at naisagawa. Ang taktika at yung layunin nito ay nangyari. Ipinahayag ng ating Panginoong Jesus, bearing the same name, na sa pamagitan ng pananampalataya ay maaaring alisin ng kanyang mga alagad, ang mga bundok. At ang kasaysayan ay maningning sa libu-libong tila imposibleng mga gawa na ginawa ng mga tao na walang pinagkaiba sa iba pang lahi maliban sa kadakilaan ng kanilang pananampalataya. At kung hihingi kayo ng prueba, ay basahin mo lang ang Paxes Book of Martyrs. Ay, meron nga niyan sa Google Play Store. Malalaman mong totoo nga ang sinasabi ko sa iyo. Ngayon, ano ang ibinubunsod ng pananampalataya? Sumusunod sa salita ng Diyos nang walang pag-aalinlang. Yan ang ibinubunsod ng pananampalataya. Sabi doon sa ating binasa, sa pananampalataya, ang mga pader ng Jericho ay bumagsak. Sa Jericho, ang mga tao ng Israel ay nagkaroon ng isang matapang na pananampalataya. Sa Jericho, ang mga tao ng Israel nagkaroon ng masunuring pananampalataya. Walang babalikan na tumawid na sa ilog ng Jordan sa yugto ng baha. Nabuong pa siya ng no retreat, ika nga, no surrender. Sa Jericho, pagkatapos sila makukup sa loob ng 7 araw sa Jericho, mga tao ng Israel, nagkaroon ng matyagang pananampalataya.
Masunuring pananampalataya, matyagang pananampalataya. Hindi nila talaga naunawaan kung ano ang ginagawa ng Diyos. Gayunpaman, sila ay sumunod ng higit pa. Ang mga pader ay hindi bumagsak sa unang anim na araw. Ngunit patuloy silang nagmartya gaya ng iniutos ng Diyos. Sa Jericho, ang mga tao ng Israel ay may inaasahang pananampalataya. Alam nilang kikilos ang Diyos sa ikapitong araw kapag sila ay sumigaw. Ito ang klase ng pananampalatayang nais ng Panginoon na taglayin natin at masabihan tayo ng great is thy faith. Sa kabila na sa panahon natin ay kabi-kabila ang tumalikod sa kanilang pananampalataya at ang iba naman ay nanlamig, magkagayon man na ganito sa ating panahon, atin pa rin pinaniniwalaan na may katiyakan ng tagumpay sa pangaral ng Ebanghelyo ng kaharian. Sapagkat yan ang nire-represent niya. Yung pagsugo doon sa Jericho at sumigaw doon, maghipa ng trumpeta, pabagsakin iyan. Sapagkat ang Panginoong Jesus ang nagsabi na tayo ang sumusugod, no? At siya ang nasa unahan. Nung sinabi niya na matapos niya sabing, I will build my church, sabi niya, and the gates of hell shall not prevail against it. Sabi, talagang ang kaharian ng Diyos ang sumusugod at umaatake na ang kabilang kaharian, ang kanilang magiging pangharang ay ang kanilang gates, yung kanilang, so parang walls din yan, may gates, di ba? Para hindi makugup ng kaaway. So yun ang inaano niyan, yun yung diwa nung, and the gates of hell shall not prevail against it. Ika nga kahit harangan pa ng matitibay na pader, ang kaharian ng Diablo, wala itong magagawa para mapigilan ang pag-atake ng kaharian ng Diyos sa pamagitan ng kanyang iglesia sa pangaral nila ng Ebanghelyo. Ang ating Panginoong Jesus, gaya ni Josue, siya ang nangunguna, siya ang nasa unahan. Ang hinihingi lang sa atin ay ang kahandaan, katapangan, pagkilos, pasulong na walang atrasan kailanman. Ang sabi nga, ito, isa sa diwa lang natin bilang mga tayo sundalo o kawal ng Panginoon. Ang sabi niyan, at the sign of triumph, Satan's host doth flee, on then Christian soldiers on to victory. Hell's foundation quivers, nanginginig daw yung pundasyon ng impyerno. At the shout of praise. Kaya dahil dyan, inihikaya tayo, nag-aapila sa atin, brothers, lift your voices, loud your anthems raise. Onward, Christian soldiers, marching us to war with the cross of Jesus going on before. Ang mga paunang sabi ng Panginoon sa parabola ng kaharian ay ang pamayagpag ng kaharian ng Diyos gaya ng mga sinasabi dyan. Mustard seed, nag-umpisa sa seed, no? Sa seed, the kingdom of God is like seed. Ibig sabihin, kingdom will grow. So, magpamilyar ka dyan kung hindi pa nababasa yung parables of the kingdom, pito yan. Inalimbawa, the kingdom of God is like mustard seed na nagtuturo sa atin, the kingdom of God will become the greatest kingdom. The kingdom of God is like a leaven, no? Yung papasa. The kingdom will be everywhere. At ano pa yung mga nagbinibigay sa ating katiyakan
ng tagumpay sa pangaral ng Ebanghelyo ng Kaharian. Eh, ang mga propesiya ay nagtuturo din sa pananagumpay gaya ng sa panaginip ni Daniel o sa panaginip doon sa panahon ni Hari Nebuchadnezzar na may nakita doon na mga great beast, ika nga, na mga kingdoms of this world na dumating sa kasaysayan. Sabi diyan, which are four in number, are four kings who will arise from the earth. But the saints of the highest one will receive the kingdom and possess the kingdom forever for all ages to come. You see? Marami ng mga kaharian ang lumutang at bumagsak. Pero may isang kaharian na kung saan tayo, mga banal ng kataas-taasang Diyos, ay kabilang doon. Tinanggap natin ang kaharian na yon. Sabi sa Daniel 7:13-14, I saw in the night visions, and behold, in the clouds of heaven, there came one like a son of man. And he came to the Ancient of Days, who was presented before him. And to him was given dominion and glory, and a kingdom that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away. And his kingdom, one that shall not be destroyed. So, sino ang hari? Yung son of man. Ang anak ng tao. Ay sino ba ang pinakilalang the son of man? Di ba ang Panginoon Jesucristo? Siya ang hari ng kaharian na yan na tayo kabilang doon. Tayo ang kanyang mga tao. At dyan pa lang, hindi pa nangyayari, Old Testament pa lang, sinabi na doon, pinagpauna. Totoo, may dumating na anak ng tao sa katauhan ng Panginoon Jesucristo. Totoo na nangalap siya na magiging kabilang sa kanyang kaharian. Tayo na mga naglilingkod sa kanya. Nangyari. Matagal na panahon na na-prophesy sa kay Daniel. Pero nangyari. Eh, paniniwalaan mo din yung susunod na description sa kaharian yun. Kung paano ito'y nahulaan ni Daniel. Ano yung description? His kingdom, one that shall not be destroyed. Kumbaga, sa lahat ng mga kaharian na na-destroy, yan lamang ang kaharian na hindi mawawasak. Kaya, ang pangitang ito ay nagdulot ng malaking kaaliwan sa mga mambabasa ni Daniel. Tayo man, tayo bumabasa ng aklat ni Daniel. Ito'y maging comfort sa atin sapagkat tinitiyak sa atin ngayon ang huling tagumpay ng Diyos. Doon sa Joshua 6:20, ang linaw, the wall fell down flat. Bagamat wala naman doon sa picture, no? Talagang totally wasak yung wall. Kaya napasok ang city. Ang unang malaking hadlang na ito sa pag-angkin ng Israel. Kasi pinangako na ng Diyos yung Kanaan eh. Eh ang naging hadlang yung wall na iyan doon sa city of Jericho. Eh pinangako na yun ng Diyos. Pero yung unang malaking hadlang, nahulog lamang sa isang sigaw ng mga tao. Ang katotohanan na ito ay ganap na nawasak sa isang sandali ay naglalarawan. Makita mo, sa ngayon, yan, nahukay ng mga archaeologists. Yung natotoo yung walls of Jericho. Ay naglalarawan yan ng kumpleto at walang hirap na pagawagi ng Diyos sa lahat ng mga kalaban ng kanyang bayan. Sabi nga ng isang Kristiyano na nung sa kanyang pagbubulay ng John 16:33, na wika niya, we know how this all ends. God wins. Kaya, ano ang tinutulak sa atin? Be a warrior, not a warrior. Kaya nga sabi sa Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? The Son of Man is our God, the King whom we serve with this kingdom, a kingdom, eternal kingdom, and no other kingdom na lilitaw pa, sapagkat ito na yung huling kingdom. Nawasak nga ng kingdom na ito yung mga kingdoms of this world. Kaya bilang hamon sa atin,
sama-sama tayong kumilos, pasulod sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. And this is a prelude, mga kapatid, sa ating gagawin doon sa December 24. Ito ay yung ating gawain na yon, ay gawain ng pagsagawa ng pagsulong ng kaharian ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Josue na ang Jericho ay naibigay na sa kanyang mga kamay. Natalo na ang kalaban. Think of it. Hindi pa nangyayari. Natalo na ang kalaban. Wala pang labanan na nangyayari. Natalo na ang kalaban. Kaya ang mga Kristiyano ay lumalaban sa isang natalong kaaway. Sabi nga doon, sa pangako ng Diyos, no weapons forged against you will prevail. At ito'y pinatunayan sa atin. Bakit? Ang ating kaaway, si Satanas, natalo na siya ni Kristo. Kaya nga, sabi sa Roma 8:37, hindi, sa lahat ng mga ito, tayo siguradong magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin, sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, ang siyang hari ng ating kaharian. Ang sabi doon sa Hebrews 2:14-15, since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity, so that by His death, by the death of Christ, He might destroy Him who holds the power of death. Kaya natin nasabing nanalo na. Kasi ang ginamit niya yung kanyang mismong kamatayan, yun ang instrumento para mawasak. Him who holds the power of death, that is the devil. And free those who all their lives were held in slavery by the enemy of death. Tayo, dati tayo kabilang doon sa kingdom ni Satan. Mga alipin tayo doon. Pero nung dumating ang kaharian ng Diyos, napalaya tayo at nailagay tayo doon sa kanyang kaharian. Kaya sabi nga sa unang 1:38, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo. So inalis na tayo doon sa makasalanang sistema, sa makasalanang sanlibutan. Wala na tayo doon. Sila nagpapatuloy sila sa pagkakasala sapagkat sila yung mga kampo ng Diablo. Sapagkat sa simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ang Diablo. Kahit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Bagamat araw-araw pa rin tayong lumalaban sa mga labanan at laganap ang kasalanan sa mundo, meron tayong katiyakan na ang digmaan ay naipanalo na. The battle rages, but you have won the war. Hindi natin kailangang maparalisa no? sa kapangyarihan ng isang talunang kaaway. Madaraig natin siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo. Ngayon, bilang konklusyon, bakit ibinigay ng Diyos kay Josue or Joshua ang lahat ng masalimuot na tagubiling ito para sa labanan? Maraming sagot, ano? Ang posible. Una, hindi maikakailang nilinaw ng Diyos na ang labanan ay nakasalalay sa Kanya. Hindi si sandata at kadulabhasaan ng Israel. Ito ang dahilan kung bakit ang mga sacerdote na nagdadala ng kaban, yung Ark of the Covenant, hindi sila mangkawal. Hindi ang mga kawal nanguna sa mga Israelita sa labanan, kundi mga pari. Pangalawa, ang paraan ng Diyos sa pagkuha ng lungsod ay nagpatingkad sa takot na naramdaman na sa Jericho. At mababasa mo yon doon sa Josue 2:9, nagkaroon sila ng takot. Pangatlo, ang kakaibang pagmamaniobra ng militar na ito ay isang pagsubok sa pananampalataya. Yung military tactics na ginawa nila, walang ganong military tactics na ginawa.
maliban sa ginawa ng mga Israelita at sa kanilang kahandaang sumunod sa Diyos ng lubusan. Ang paghihip ng mga sungay, yan po ay may special na kahalagahan. Ang parehong mga sungay na ginamit sa kanilang mga reliyosong kapistahan ay hihipan sa kanilang mga labanan upang ipaalala sa kanila na ang kanilang tagumpay ay magmumula sa Panginoon, hindi sa kanilang sariling lakas ng milibag. May tagubilin sa kanila sa mga unang mamamayan ng Diyos. Sasabi sa Numbers 10 verse 9, "When you go to war in your land against the enemy that attacks you, then sound an alarm with the trumpets so that you may be remembered before the Lord your God, and you shall be saved from your enemies." Kapag dumating sa atin ang mga enemies ng ating buhay, cry out to God, cling on to Him, and remember what He did say to the Israelites in verse 10, "I am the Lord your God." Ganon din mga kapatid, kilalanin mo kung sino ba ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Our God, Almighty, makapangyarihang Diyos, who cares for us, who loves us, at hindi tayo iiwanang talunan, kundi sa Kanyang pananagumpay, tayo Kanyang isasama. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat muli ay binigyan niyo po ng lakas ng loob ang aming mga pusong nangangamba sa mga maraming bagay na hindi naman dapat namin katatakutan sapagkat alam namin Panginoon na hindi niyo kami babayaan. Subalit kung minsan hindi namin naiisip yan dahil minsan na-overwhelm kami ng maraming mga problema, mga alalahanin sa buhay. Pero salamat muli Panginoon na sa pagkakataong ito ay ipinalala niyo sa amin na dapat namin alisin anumang pangamba ng aming mga puso. Sapagkat alam namin Panginoon na kayo ang Diyos na sa amin nagmamahal, nangangalaga at nagkakalinga at kailanman ay hindi kami iiwan. Naway mag-uwi ito sa amin Panginoon ng pagpupuri sa inyo habang kami may tapang na nagsasabing great is our God. And this we pray in the help of the Holy Spirit and by the name of the Lord Jesus Christ. Amen.